What's up guys, good morning. So ayun, ngayong araw ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-lower ng sniper 155. Pala. So ano nga ba yung, paano nga ba siya i-lower? So ito. So kailangan tanggalin niyo yung swing arm, tapos dalhin natin sa magte-tig weld ano. So ito yung stock swing arm natin. Kung mapapansin niyo ito, sobrang mataas siya. Ngayon, ipapakating natin siya dito, paganyan, tapos dito. Tapos tatanggalin 'to. Tapos babawasan natin ng mga hanggang dito. Okay? Tapos ibabalik na ulit natin. So 'yun, ganun yung diskarte para makapag-lower tayo ng swing arm. 'Yun. Kailangan para makapag-lower tayo ng ating motor, ano? So, ilo-lower natin si Sniper 155 kasi medyo mataas. So, first step, kailangan tanggalin yung swing arm, no? Siyempre, kailangan makuha nyo yung swing arm. Tapos, dadalhin natin sa magka-cutting ito dito. Tapos, cutting siya dito. Tapos, babawasan dito. Tapos, ibabalik na ulit, okay? So, ganun lang. Tara, samahan nyo ako at ating ipapatanggal itong ating lagay ng monoshock. So, ito yung lagay ng monoshock. Puputulan lang yan. Tapos, ibabalik na ulit natin. So, kailangan kasi TIG weld. So, ito ngayon yung ating motor. Baklas na siya. Ayan, kinilas ko na siya ngayon. Diyan ka muna. At, baklas pa siya ngayon. So, dito muna ating motor. At, ilinisin na lang natin diretso mamaya. Medyo makutkot din kasi tatanggalin nyo pa yung swing arm. Tsaka yung cover nung, chain cover. Ayan. So, ayan, baklas na siya. Medyo tagilid yung pagkakagawa nila dito. Buti pwede, no? Kahit medyo tagilid. Napansin ko dito, medyo ngiwit. Okay naman. Tara, samahan nyo ako at ipapatig-weld natin itong papakating natin, tapos ipapatig-weld natin itong swing arm natin. Tara guys, let's go. So ayan na guys, mini-welding na ni Kuya at natapos na rin niya. Mainit pa ba ito? Mainit pa. Ayan, malamig na. So, ito yung binawas natin. Ayan, ganyang kalaki yung natabas. Ano? Ayan, ito yung binawas natin sa ating swing arm para bumaba. So medyo malakalaki na tabas. Sigurado naman bababa na yung ating motor. Lalo na sa katulad kong medyo maliit. Ayan, ganito kalaki na bawas. Millimeter lang yan pero malaking bagay yan. Kung tiyad-tiyad ka sa motor, lalapat na ngayon yung paa mo. Ayan o, ini-welding na ni Kuya. Maganda yung pagkakaba na to. Tibay naman yan kasi welding na bakal yan. Ano lang naman yan eh. Yan lang naman yung pinaka nag-hold sa ating monoshock. Ayun guys, magandang hapon. So ayan, tapos na yung ating pinagawa na ilo-lower natin yung ating swing arm, ating motor eh. So pinatabasan natin itong kabita ng swing arm. Kaya ito na. Ayan. So kung mapapansin nyo, ayan, malaki na yung natabas sa kanya. So mas mababa na to. So yun, so mga gusto magpatabas yan, punta na kayo dito kay Labos. Katapat siya ng Demeterland na building. Ayan, malapit sa may kay Boss Canoto. So pasya lang kayo dito sa may mga ipapagawa dyan. So tara, uwi na tayo at ikakabit natin itong ating signal. Ayan, magandang ginamit niyang kasi stainless ano. So hindi basta-basta lang yung pagkaka-welding ni Kuya, magandang klase yung banat niya. So guys, tara, let's go, kakabit naman natin. Subukan natin to kung talagang malaki na yung ibinaba, no? Tara, uwi na tayo. Let's go. Ayan, magandang hapon. So, andito na tayo ngayon sa bahay. At dala na natin tong singam na pinagatabas natin. So, ganito kakapal yung nawala, no? Ayan. So, kanina, hanggang dito yan. Ngayon, bumaba na siya kasi pinatabasan na natin to. Kasi hindi ko na mahabol sa shock. Yung shock niya kasi 208mm. So, ginawa namin 205. Medyo maliit kasi ako eh. 5'3 tayo height natin. Kaya medyo tingkayad pa rin tayo sa motor natin. So ayan, dito na tayo nagbawas. Tulad ng in-explain ko dati kung saan tayo pwede magbawas. So kung
kung maalala nyo unang vlog ko, nagkaroon ako ng vlog na ganito, nasabi ko dito tatabasin. So ngayon, ginawa ko na talaga mismo sa aking unit. So kailangan nyo lang dalhin yung swing arm dun sa plate kang magtatabas, tapos ibabalik ulit. So ito, pinabas na dyan, tapos binawasan nyo lang kaganito yung pinabas. Tapos binalik ulit, ayan, winelding niya ng stainless, paikot yan, puro stainless yung ginamit niya dyan. Ngayon, kung mapapansin nyo, may pinag-weldingan, so para hindi tumulo yung pinakangkalawang, kahit sabi natin stainless yan, eh bakal yung winelding, bakal yung swing arm, pero yung ginamit na welding rod is stainless. So bumili na nga pala ako ng samurai paint na tawag dito, flat black, so i-spray na natin to para hindi mabakas yung pinaglagyan, yung ginawa. Okay, so yan, spray natin. Mabilis lang ito matutuyo kasi maganda yung panahon ngayon, mainit na. So kayo ng umaga, medyo mala. Tapos lang ang karton yan. Okay, dito. So ito na guys. Ayan. Itong samurai paint is nagkakalaga ng 350 pesos na flat black. So magandang klase ng samurai paint to. Okay, spray natin. First coating natin. Pamaya yung second coat. Pati sa loob para hindi pasukin ng kalawang. So ito tinamaan ng grinder, tirahin na rin natin. Ayan. Ispray ko na rin. So hintayin natin matuyo. So habang pinapatuyo natin to, habang kalas itong ating motor, ay lilinisan natin. Hindi na halatang ginalaw yung ating swing arm. Okay. Okay, tuloyan natin to. Medyo mabilis na matutuyo to. Okay, yan. So, bilog natin muna siya. Bilog na yan. Alright, so yan, hindi na halat ang ginalaw yung swing arm natin. So, habang pinatutuyo natin yung pintura, ay sarat nga pala dun sa gumawa nito, sa akin yung swing arm. Hindi ko na natanong yung pangalan ni kuya, pero yun, bigla ko sila ng sticker. Yan. At nakita ko na rin nag-subscribe silang dalawa. So, ito na yung inyong ginawa. So, ngayon, habang kalas, lilinisin natin ito lahat. Yan. Medyo ito kasi yung hindi abot linisin natin, mga kamay. Ito nga pala yung shock ko. Nitron. Galing to kay AR Caballero. Tanggal natin muna ito at lilinisin natin. Okay. Tsaka yung mga yan. Mga sulok-sulok. So, yan na. Mamaya, abangan nyo. At malalaman natin kung gaano nakalaki yung in-lowered ng ating motor. No? Maganda yung bushing ng nitron kasi aluminum at saka goma. Last time kasi nagkabit tayo ng TTGR dito, dala-dala ng customer. Ang isa napansin ko doon, bumigay agad yung kanyang bushing dito. Malambot. So yun, tara, let's go. Linisin ko muna to. Tapos may update ko kayo after ng linisin. Tapos kakabit natin yung swing arm. So, may next video again. So yun, kakabit na natin yung ating swing arm. No? Init dyan, init dyan. Ito ko umawa sa swing arm. Okay. Right, dyan. Ito na, yung axle natin, syempre. Sa axle, andyan, spacer. Ito may spacer natin. Ginis natin ng konti. Sana maging lower na siya talaga. Alright, so ito na ang aking dahil may asing ang pahuli. Bagay niya yung spacer, tikabi na yan. Ready na, ready na.
spacer niya. At syempre, yung ating adjuster. Makalimutan syempre. Sinikit yung ano, adhesive kanina. Siyempre, kakabit natin yung ating bolts. Eh, mainit. Mainit pa. Bilis, mainit pati yung 14mm na bolts. Okay. Sa yan ang plastic at sapit. Okay, sapit na yan, pwede na. Then sunod is yung dito sa sunod, mga bolts sa sunod, sa gawin natin yung nut. Konting lubrikan. Aray! Tawad naman, sakit. Transparent? Ha? May na yun, natawin. Dito na yun lang naman yun. Okay, ito hindi ko na ito nalimisan guys. Nakalimutan ko. At nalimis ko ito kanina. Mahabang palas pa siya. Nalimisan. Yan, medyo madumi-dumi na rin. Sala. Pero malambot pa siya eh. Ating caliper. Lubricant natin na lang. Yan lang gagawin natin. Yan, para maganda pa rin yung balik. Okay. Siyempre, lagyan natin siya. Yung bolts niya, 14mm yan. Okay, dito tayo sa ating mismong gulo. Sabit natin. Ano, subukan natin kung gano'n talaga kababa ito. Tinabas na ito.
Ah, mas maganda yung WD-40 dito eh. Daling itulak pa loob. Dumuog yung kadena ko, pansin ko lang. Siguro dahil hindi pa naka-tamang adjustment. Para man akong paspiligad na binabanta. Dahil inawasan na natin. Pero parang walang nangyari sa tabas ha. Parang alas ganun pa rin. Tignan natin naman. Puro buhangin. Tumas natin ng konti. Nangalat yung pinakang WD-40. Ano kaya yun? Dumating na yan. Yata yung sticker. Dito, adjust tayo ng kadena. Tamang-tama lang, syempre. Yung hindi luwag, hindi rin mahigpit. So, yan. Tama lang yan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam. Ay, kabila din. Walo lang dito. Pagbila tayo dito. Okay, walo. Ayan, so ngayon. Hindi na tayo maghapit ng bolts. Teka, nasa na washer na yun. Ito yung washer yun. Lagyan natin yung nut niya. Parang nawala yung washer na ito. Washer pa dati. So, kukuha natin adjustment. Kita natin yung 14. Isa. Okay, hapit na natin yung main axle. Last time na biyahe ko, maluwag siya eh. Sana mababa na yung matal natin. Makapitan nyo na siyempre yung cheese dito. Alright. Ito na yung gasin. Ito. Alin, binaba. Tumumot yung ulo. Alright, so yun. Kuhin natin yung motor natin. Hindi kaya lumigit? Hindi naman. Haroy ko. Ha? Haroy ko. Okay, tayo dyan. Haroy. Patak na yun siya. Tugok na? Nabas na yun. Easy. Hindi naman siguro lalap ito dyan. Paas pa to. Bindot. Okay lang eh. Maliit ang driver. Hirap naman kasi. Baba pa na akong camera. Pero pakinggan ko siya. Patalas na. Ngayon guys, medyo malaking na rin yung naibaba. No? Kasi lapag na yung paa ko dun. Dito lang dati tingkay tayo. Ngayon, ayan o, kabila. Lapat na yung paa natin. Ayan. Ayan. Lapat na yung paa natin. So, malaki yung lowered niya kumpara sa dati. Kasi ito yung problema, yung clearance. Pero hindi naman siguro didikit yan dyan. Kasi matigas naman yung shock natin. Tsaka adjustable naman. Ayan, tumingala na rin yung ilaw. Yung sa liri. Malaki yung nabawas na height sa kanya.
Alright, so yun. So yun, so mga gusto mag-lower dyan, yun lang yung discard. Pabukasan nyo lang yun sa swing arm. Yung kapitan lang muna sya, papatabas nyo lang, tapos ipapabalik nyo na ulit. So ganun lang kasimple, pero malaking bagay kasi marami na, maganda-ganda na yung position natin dito tulad at itiyad na tiyad tayo ngayon, abot-abot na natin. Okay, yun lang yung discard. Yun, sa mga nagbabalak ng baba ng motor dyan, at ayun yung magpalit ng stock shock. Ganun na yung gawin nyo, ipatabas nyo lang yung pinakang pinagkakabitan ng shock sa swing arm para bumaba siya, ano. Tapos sa harap naman magbababa rin tayo, so kailangan natin balance eh. So sa harap bababa din natin ng konti, konting-konti lang naman. So yun guys, maraming salamat sa ating mga viewers at sa subscribers, sa mga patuloy na sumusubaybay. So yun, hindi ko na isa-isa yun at medyo marami-raming na rin kayo. So guys, dito naman ang ating vlog for today. Maraming salamat at ingat tayo palagi. Thank you.